Magandang umaga, mga bata! Muli, mag-aaral tayo sa ating values. Aaralin natin dito kung paano maging isang responsableng bata. Ito ay tungkol sa tamang pag-uugali sa paggawa ng mga tungkulin. Sama-sama nating panoorin ang maikling kwento tungkol sa batang tamad. Mga bata, handa na ba kayo sa ating maikling kwento? Tara, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng batang tamad. Si Nico ay ang nag-iisang anak nila Aling Sonia at Ma'am Pedro. Kung kaya't lahat ng naisin nito ay nabibigay agad ng kanyang mga magulang. Nanay, gusto ko po ng laruang robot. Maaari niyo po ba akong ibili? O sige anak, basta magpapakabait ka lang at susunod sa mga utos namin ng tatay mo. Talaga, nanay? Salamat po, nanay. Tuwang-tuwa si Nico dahil agad nabili ng kanyang magulang ang paborito niyang laruan. Ang saya-saya! May bago na naman akong laruan! Ang saya talaga ang laro ng bago kong robot! Kinabukasan, habang naglalaro si Nico ng paborito niyang robot, ay inutusan siya ng kanyang nanay. O Nico, pwede bang ibili mo ako ng toyo at suka dyan sa labas para sa lulutuin kong adobo? Inay naman, naglalaro pa po ako. Kayo na lang po muna ang bumili. Dahil sa paglalaro ay hindi sinundod ni Nico ang utos ng kanyang mga magulang. Nagpatuloy lang siya sa paglalaro. Maya-maya pa ay inutusan ulit siya ng kanyang nanay. Nico, tanghali na. Maganda ka na ng mga plato at kutsara sa pagkainan. Si nanay naman, naglalaro pa ako eh. Kaya na lang po muna ang maghanda sa lamesa. Hindi, ay hindi na naman sumunod si Nico sa kanyang nanay. At nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro. Ang saya-saya talaga kapag naglalaro. Oras na ng hapunan at sabay-sabay kumain sila Nico kasama ang kanyang nanay at tatay. Pagkatapos nilang kumain ay muli na namang nakiusap si Nanay Sonia sa kanyang anak na si Nico. Nico, anak, ikaw nang mag-ayos at maghugas ng mga kinainan. Naku, naalala ko, meron pa nga pala akong dapat gawin. Inay, pwede po bang kayo na lang muna ang maghugas ng mga pinggan? O sige anak, ako na lang ang mag-aayos dito. Lingid sa kaalaman ni Nanay Sonia, ay nagsinungaling lamang si Nico sa kanya upang muli itong makapaglaro. Yehey! Nakatakas ako sa mga hugasin. Tumakot-tamad kaya gumawa ng mga gawaing bahay. Mas masaya maglaro. Sa pangatlong pagkakataon, ay hindi yan naman sinunod ni Nico ang utos ng kanyang nanay. Kinagabihan, habang si Nico ay natutulog, ay napaniginipan niya ang kanyang robot. Ayoko nang makipaglaro sa'yo, Nico. Hahanap na ako ng ibang kalaro. Ha? Bakit naman? Mas masaya kung lagi tayong magkalaro. Napansin ko kasing dahil sa akin ay hindi ka na sumusunod sa mga utos ng Nanay Sonia mo. Alam mo bang dapat ay lagi kang sumusunod sa utos ng iyong mga magulang? At hindi rin magandang magsinungaling para makaiwas sa mga gawaing bahay, Nico. Masama yun. Pero, naisip ko kasi na masaya kung lagi tayong magkalaro. Masaya ako sa tuwing kalaro kita, Nico. Pero dapat ay sumusunod ka rin sa utos ng iyong mga magulang. Mahalaga na sundin natin ang ating mga magulang. Dahil sa ganitong paraan, ay natutulungan at napapasaya rin natin sila.
Ayaw mo bang mapasaya ang mga magulang mo, Nico? Siyempre, gusto ko. Gusto kong mapasaya ang nanay Sonia ko. Kung ganun, alam mo na ang dapat mong gawin, Nico. Dapat ay maging masunuring bata ka. O sige, simula ngayon, susundin ko na utos ng aking mga magulang. Maya-maya pa ay nagising si Nico. Nasa tabi pa rin niya ang kanyang paboritong robot at naalala ang kanyang mga napaniginipan. Grabe, kakaiba yung panaginip ko. Tama ang robot ko. Dapat ay lagi akong sumunod sa aking mga magulang. Simula ngayon ay magiging masunuring bata na ako. Bumangon si Nico at nagwalis agad sa kanilang bahay. Agad na rin siyang sumusunod sa mga utos ng kanyang nanay Sonia. Kung kaya't lubos ang saya sa mga mukha ni nanay Sonia dahil sa pagbabagong ginawa ni Nico. Sa huli ay masaya nakikipaglaro pa rin si Nico kasama ang kanyang paboritong robot. Mga bata, may natutunan ba kayo sa ating istorya? Huwag kalimutan, lagi tayong sumunod sa utos ng ating mga magulang. Narito ang ilang mga larawan na nagpapakita ng responsableng bata. Tinatapos ni Al ang mga gawain bago maglaro. Inaayos ni Abby ang mga gamit pagkatapos niyang gamitin ang mga ito. Masipag mag-aral si Emiel. Ginagawa ni Philip ang mga gawain bahay na kaya niya. Tumutulong si Nina sa kaniyang nanay. Kaya mga bata, bilang tanda na kayo ay nakinig sa ating aralin, sagutan ng ating pagsasanay sa pahina 72, 73 at 74.